Isang magandang araw po sa inyong lahat. Andito muli ako, si Father Alan Samonte ng Ask Father. At ngayong Oktubre, ang isa sa maagang sineselebrate natin ay ang kapistahan ni St. Francis of Assisi, kung saan nagbabasbas tayo ng mga pets or animals, no? Actually, yung unang tanong sa akin ay ano daw ang pinaka kakaibang animal na pinabless sa akin, no? Sabi ko, wala namang gaano, no, nakakaiba, no, maliban dun sa mga asawa nila. Joke lang po, no, pero kaya sabi, iba na lang yung tanong, no, kasi usually pinapabless lang naman ay ang aso, kaya mga pusa nila. Ang tanong nila, anong masasabi ko doon sa mga couple na sa halip na mag-anak ay nag-aalaga na lang ng aso, ganyan, o ng animals, no? Ako po sa tingin ko, sa mga kakilala ko ha, doon pong mga nag-aalaga ng animals sa halip na mga anak na tao ay sa kadahilan ng nahihirapan sila magkaroon ng anak, no? Kaya nag-aalaga muna sila ng hayop o ng aso, no? Pero yun sa mga nakakakilala ko po yun, ano? Pero siguro ba, may mga ibang bansa na mas, hindi ko alam doon sa Philippines, no? Pero may mga bansa na talagang yung couple hindi na mag-aanak, no, dahil aso na lang aalagaan nila. Siguro sa tingin ko, sa isang banda okay lang mag-alaga ng aso, pero para yun ang mas piliin kaysa mag-nurture ng isang bata na parang nakakapanghinayang naman, kasi hindi lahat nga nabibiyayaan ng anak, tapos kayo na mayroon namang kapasidad, pwede naman, at karamihan sa mga ito may kaya naman sa aspetong pinansyal, di ba? Ang tinatakasan lang naman ay responsibilidad, no? Yun lang ang tinatakasan nila. Sa tingin ko, sayang yung pagkakataon na meron silang isang nilalang na mapalaki bilang isang mabuting mamayan. Pero sa isang banda din naman, siguro i-ano natin, balansin. Kung baka pakiramdam nila, hindi naman din talaga sila magiging responsable, sa isang banda, okay na rin, di ba? Na kung magiging hindi ka rin mabuting mga magulang sa mga anak mo, mapapabayaan mo din, sa ganung aspeto, mabuti pa nga, no, na huwag ka lang mag-anak kung pababayaan mo rin naman. So, siguro yung po, yung balancing pagtingin sa mga hindi naman natin pwedeng parang sisihin na lang kagad na, ay, ba't yan ang inaalagaan ninyo? Pwede naman kayong mag-anak. Baka may mga dahilan kung bakit hayop ang inaalagaan nila sa halip na tao, no? So, siguro in the end, sa mga nag-aalaga ho ng hayop, ang pag-aalaga din naman ng hayop ay parang pag-aalaga din ng tao. It is a full responsibility. Talagang apapakainin mo yan, pag nagkasakit yan, ipapagamot mo yan. Dito kasi sa Pilipinas, minsan mag-aalaga tapos nakakalat lang yung aso sa tali. Mga irresponsable talaga, no? Na minsan baka makakagat pa yan. Kung mag-aalaga ho kayo, alagaan ninyo. Isiguraduhin ninyo na hindi pakalat-kalat, hindi ginagali sa ano. Ang dami-dami ho sa atin, lalo sa Pilipinas, na mga irresponsabling may-ari ng karamihan ay aso, no? Talagang super irresponsible. Kasi cute pa nung tuta, ay akin na lang yan. Ganyan, tapos wala na, pababayaan na nakakalat lang. Huwag ho tayong ganun. Kasalanan din ho yun. Amen? Sige po. If you have any other questions for me, you can send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you very much.